Ano pa mga ano dyan, nawala? Yung kawayan na malaki. Ah, yung kawayan na malaki, inanod. Ha? Nabunot yung buong kawayan. Grabe, akalami yung kawayan na yun, mabunot yun. Buong-buo, nabunot. Sa itin, di nga naman, no? Isipin mo yung gilid na yun, no? Ang taas po nito, ha? Naalala niyo yung kawayan na yun? Ayan siya, oh. Ayan. Lilim namin yun, eh. Tsaka pinagtatalian niya ng makina. Yun, nawala pala yan. Antindi. Pero ngayon, parang walang nangyari, oh. Tingnan mo yung ilog. Normal na naman. Ngayon, dito sa palay. Ano bang nangyari sa palay natin? Nakatayo pa naman. Okay pa naman. Mabuti ka, oh. Mayroong lateral kanal. Yung diretso ang kanal na yan. Diyan ang punong-punuro ng tubig kahapon niya, sabi ni Konsyal. Kamo yung palay, hindi naman pa talaga naglalabasan lahat dahil kung lahat naglabasan na at lahat may bunga na, mabigat talaga yon, totoo yon. Pero malaking tulong kasi yung ano eh, yung madalang tapos malalaking puno, hindi siya basta-basta talaga tutumba eh. Yan yung sinasabi na humapay pero hindi bumigay. Yung iba kasi mahina eh, kapag ka medyo humahapay o napapahiga, o diretso na yon, bigay na yon. Sinusuko na agad yung bataan. Ay, bataan. Dito sa Jasmine, oh, na organic hindi eh. Tibay eh. Nakakatuwa lang talaga pag ganito. Sa lakas ng hangin na yun, ano? Hindi pa siya eh. Wala pa siya masyadong butil. Mga nasa 10 to 20% pa lang eh. Next week po, grabe na po ang butil nito. Maganda lang dito sa lugar na to, since mababa nga yung ilog, mataas yung lugar ko, ang bilis mawala ng tubig, oh. Isang gabi lang, wala na agad. Kaya lang kawawa yung mga mabababang lugar na napagdala ng mga tubig na sandamakmak na tubig na yun. Kaya nga po hanggang ngayon is, I think, state of calamity pa raw sa, ano, sa may part ng Lucena. Kasi by way of gravity, talagang ang punta ng tubig doon sa mabababang lugar. Dito, mapapansin mo dito sa may bungad, oh. Dito talaga yung medyo may dapa eh. Pero konti lang po ito. Tapos makaka-recover pa kasi hindi pa talaga full bloom. Hindi pa talaga nagsabay-sabay naglabasan. Makaka-recover pa yan. At saka hindi nakadapa, hindi nakasagad sa lupa yung pagkakadapa niya. Kumbaga nakahapi nga lang. So yun yung advantage sa ganitong mga sistema na organic. Matibay-tibay pa ito kumpara mo sa ibang palay. Ito talaga nakakatuwa sa farming. Minsan, problema mong tubig, walang tubig. Minsan naman, problema mo, sobrang dami ng tubig. Ganun talaga. So maraming factors to be considered. Yun, babalikan na lang po natin itong ating palay na humapay pero hindi bumigay. Yan po yung ating application for today. Tingkol sa ating palay just for 79 na zero synthetic fertilization method na dinaanan ng bagyo, dinaanan ng baha, and still nakatayo pa rin. At hopefully ay umani pa rin ng maganda. Yun po yung ating update sa inyo for today. Lagi tatandaan sa ating munting channel, Will Agree TV. Farmers ang bida!